Good day sa inyo mga kapyesa. Meron po tayo ngayon dinidiklo na bagong ADB ng Rusi. Ang Rusi Adventure X 150 ng Rusi. Bagong bago. Merong mabait na tropang nagpahiram sa atin. Ngayon testing natin para mabigyan ko kayo ng initial impression. Quick specs na pala. Ito ay 150cc at 4 valve liquid cooled. Yan. Combi brake. Wala tayong TCS. Naka dual sport tires kasi ADB nga. Yan. Digital panel na yung kanilang ano. Tapos hazard, yan, mga basic. Mamaya natin ano. Ngayon, try muna natin sa pag-ride. Yan. Dari tayo. Oop. Try natin sa humps. Uy, pwede. Suspension check. Malambot ha. Tama-tama yung bounce. Hindi naman siya matagtag. Malambot naman yung bagsak ng ano, yung shocks niya. Ayan o, malambot. Hindi katulad nung iba yung pagka matagtag siya eh. Pero ito, tamang-tama yung lambot. Hindi matigas, hindi naman malambot. Try natin sa humps. Yun o, suabi lang. Okay. Maganda ang suspension ha. Sa upuan, up, malambot na may upuan. Okay din ha. Yun yung magandang box eh, oh. So, mabigat. Arangkada. Arangkada check, ha. 1/4 throttle. Maganda yung response, ha. Brake natin. Okay din, ha. Combi brake nga pala ito. Harap likod. Gagaling yung magano. Parado yung isa. Malaki lang yung play nung ano niya. Pero, sa 1/4 na piga, arangkada kagad ha. Torquey. Torquey siya, torquey. Ito naman eh, safety feature yan. Kaya yan niluluwagan. Para kasi, siyempre, scooter, wala namang cambio. Pag piga mo, takbo. So, kaya nila nilalagyan ng spacing yan. Pag, usually, pag walang spacing, delikado sa scooter. Kasi pagpiga mo, karipas eh. Ayan o, tinan mo. Ano to? Uy! Car dealer. Arangkada. Maganda arangkada niya. Torquey o. Oh. Yung feel ng motor medyo magaang. Excuse me. Bagay na bagay sa city driving. Magaang siya. Kapag mga gusto mo na mabilisan na overtake, kayang-kaya niya. Torquey siya. O, yan o. Diretso tayo. Oop. Ayan. Ayan. Yung brake sa harap, medyo kailangan pa brake in siguro itong breno niya. Mahina pa kumagat. Pero yung likod, oop, maganda. Konting piga lang, oop. O, kita mo. Yung harap, oop, medyo baka kailangan ng konting break-in pa yung pads. May coating pa. Ganda yung ano niya. Arangkada niya, torquey. Ha? Ganda sa mga singit-singit.
Ano, merong open space. Try natin ng ano. Tsaka maganda rin pagka binitaw mo yung kanyang throttle. Hindi siya yung biglang malakas yung parang engine brake niya. Ito, sakto lang eh. Manibela, hindi na wala naman laban sa mga liku-liko. Ayan o, madali naman siya liko. Yung iba kasi pag parang may natry ako dati, parang ayaw niya, pag niliko mo, parang may konting laban eh. Maganda yung preno sa likod. Wala akong masabi. Ito, lubak o. Yung harap, kailangan siguro ng konting linis. At ano. Ayan, ang ganda rin nga din yan. Hindi ko pinipihit, ha. 1/4 lang pihit natin. Maganda ang torque. Very good. So ngayon, ito, yan ang kukunti sa inyo yung dashboard. Oop. Ayan ang kanyang signal light sa kaliwa. Signal light sa kanan. Ba yung signal na maganda yung pihit? Ang lambot, ha. Ang dali ibalik, ha. Kanan tayo dito. Ayan. Hindi siya singit kasi magraang eh. Hazard. Oop, may hazard din siya. RPM. Ito ay temperature. Ito gasolina. Traffic dito sa Malabon, ha. O nga pala siya, hindi, ito aftermarket na to, pinalitan na. Tapos ang ating levers, hindi adjustable, pero sakto yung haba sa daliri ng maikling darili. Tapos may bar end tayo. Tapos high-low. Ano to? Flasher. Hazard, left, right, busina. Yun. Ito, headlight. Yun. Start, kill switch. Okay? Traffic, wala akong problema. Magaang, maliit. Lubok check alin, no? Again, no? Ganda suspension niya rin, ha? Wala naman umiingay na something na ano. Teka, baka mabate si kuya. Traffic. Footboard. Ganda yung footboard niya. Meron ng ano, ha? Aluminum na nakalagay. Sarap pindutin yung signal light niya. Dali i-flick. Oh. Pwede, oh. Yan, ha? Kasya naman. Size 11 na sapatos. Makato na tayo. Dito si Lubak. Ah, traffic. Umiiwas ako sa traffic. Traffic ulit. Yan. Signal light niya ayun, flexible, no? Pwede. Size 11, no? Oh, pwede rin ganun. Pogi, oh, yun, no?
Pero pala dito, traffic. Ganda ng jimny niya, oh. No custom paint. Ayan, lubak test tayo ulit. Ayan. Lubak test. Saan ba liliko to? Hindi ko alam to, eh. Hindi ko alam papunta yun. Pero liliko dito tayo. Sa matrapik. Speedometer niya, maliwanag naman. Kahit na diretso sa sikat ng araw, pero siyempre may reflection, pero kita mo naman siya. Yan. Adjustable na windscreen. Ito, hihilain mo lang yata. Yun, no? Yan. Ito, fix. Ito, mga buttons niya. Ang ganda ng gawa rin, ha? Tapos, hindi siya kilis, ha? Pero mas gusto ko yung hindi kilis. Glove compartment. Ano ba ito? Oh, hinihila lang. Malalim. Ayan. Lubak test. Ayan, oh. Ayan, oh. Ito po malambot, eh. Balik tayo doon sa ano. Kanina at ang traffic. Vibration sakto lang. Mas pipino yan after break-in siguro. Nasa 500 plus pa lang yata tinakbay. Ito accessories. Maganda sa kanya, meron na kaagad yung design, yung ano, step board. Compare natin sa RFI, dati, no? Mukhang mas maliksi tumakbo to. Kumpara sa RFI. Kahit ang 175 yun, kasi mabigat ang RFI, eh. Ito, magaang. Wala lang tayo matestingan ng ano ng mahaba-haba ng traffic. Pero kung city driving, hindi ka mapapahiya dito sa liksi niya. Tsaka very nimble, magaang. Sa lubak, wala naman siya mga hindi ka nais-nais na tunog. Tahimik naman yung pagkakakabit nila ng ano, mga fairings niya. Mukhang naka-jackpot na naman sila dito. Magkano nga price ito? 110? 110? Sulit, ah. 4 bulbs ka na, ha? 150cc, ha? Sabi nila, malakas sa gas, pero braking stage, normal ang malakas sa gas. Pagkatapos nun, tawid kay ate. Pagkatapos nun, titipid yan. Based sa experience ko sa ibang motor ko, pag braking talaga, medyo ano pa, eh. Pero pagkatapos ng braking, titipid na siya. Bolen ito. Ang ganda ng ano niya. Malalaman lang natin sa ano, dulo kung okay ang dulo nito.
meron sa high at saka mids niya. Maganda ang arangkada, hindi mabibitin. Uy, motor parts. Siguro kay brake sa harap kailangan siguro paano ba yun? Ilihain yung pads para matanggal yung coating ng pads niya. Yung likod, ang ganda ng kapit eh. Ito, kailangan linisin siguro. Uy, motor shop. Yun oh. Maganda sa kanya. Ayan, pigyan natin. Pigyan natin konti. Ayan, bigyan. Kalahati. Ganda rin kada niya kalahati. O? Oh. Lubak. Wala, panis. Okay. Initial impression po tayo ng Rusi Adventure X. Number 1, maganda arangkada niya. Pwede. Maganda mids at saka low at saka mids. Maganda. Yung highs, hindi natin na-testing at walang maluwag na kalsada. Yung gauges, maganda rin ang quality. Ang kanyang LCD screen, maganda rin, malinaw. Wala lang battery indicator. Tapos, wala tayong traction control, wala rin tayong ABS. Pero combi brake, panalo yung rear brake, isang piga, kagad-kagad. Yung harap, kung kailangan linis or kailangan adjustment, hindi ko alam kung anong gagawin ng kasa dyan. Yun. Pero ang takbo niya maganda, tension, malambot, pero upon checking, maganda pala yung hangin niyan, tama-tama. So, ang masasabi ko lang, try nyong check din ng Rusi Adventure X. Baka magustuhan nyo.